Sa puntong ito ay makakausap natin si Laguna Governor Ramil Hernandez. Magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito at kasama rin po natin si Rafi Tima. Governor? Hello? Yes, Governor. Una sa lahat, Governor, nakikiramay po ang buong balitang hali sa pagpanaw po ni Mayor Cesar Perez. Maraming salamat po sa inyong pakikiramay at malaking kawalan nga po sa lalawigan ng Laguna ang pagkamatay po ni Mayor Perez. Meron po bang update sa investigasyon, Governor? Sa ngayon po, wala pa po tayong makuhang witness and yung CCTV po ay nire-review na po ng polisya at within the day po magre-report po sila sa akin ng update. Opo. Nakausap niyo na ho ba ang mga kaanak ni Mayor Perez, Governor? Personally po ay hindi ko po nakakausap. Ang inintay ko lang pong makauwi sa bahay. So ngayon po nasa bahay na po yung lobby kaya pupunta po ako doon mamaya. Mm-hmm. Pero wala ho pang iba hong nakausap kayo na malapit po sa dating mayor po? Meron po yung ating pong mga coordinator doon sa Office of the Mayor, yung mga coordinator po natin na naka-assign sa Los Baños. Lahat po sila kagabi pa nag-update po sa akin. Opo. At meron din pong dagdag na katanungan ng aking partner na si Rafi Tima. Governor, maraming salamat, partner. Governor, paano niyo po may sasalarawan itong si Mayor Perez? Kasi nabanggit po na kasama siya sa narco list ni Pangulong Duterte noon. Sa palagay niyo po, may kinalaman kaya ito sa kanyang pagkakapatay? Hindi ko po masasabi yan. Hindi ko po masasagot yan. Pagdating po naman sa kung anong klaseng mayor si Mayor, ay na magaling pong mayor yan. Very active po yan. At medyo strict po. Pero yun po naman talaga ang kailangan kapag ka mayor. May political will ka at masipag talaga. Hands-on po siya sa trabaho. At kapag po tayo ay may mga programa, proyekto sa Los Baños, ay nandun po siya lagi at masipag po siya. Mm-hmm. Mula po noong nailagay siya sa listahan ng narco list, meron ho ba siyang maipinahayag na pangamba sa inyo, lalo pa tinanggal yung kanyang power over the police? Of course, hindi po siya komportable doon po sa naging status po niya. At kaya bilang governor, lumapit po siya sa akin at humihingi ng tulong. So ang sabi ko po naman sa kanya, antayin natin ang normal na proseso niyan at mawawala ka rin naman dyan sa listahan. At ang pagkakaalam ko ay doon na nga papunta dahil antagal na wala pang nakukuhang o lumalabas na direct link or evidence na talagang involved siya. So sabi ko, huwag siyang mag-alala at doon na rin talaga yan, makiklear na rin siya dyan. Kaya siguro yung tao, relax na rin ngayon at nakakapagtrabaho na ng maayos. So, mahirap na mag-comment para sa akin kung na may kinalaman siya dyan o wala siyang kinalaman dyan. Doon sa pagkamatay po niya. So, sa pagkakaalam po ninyo, makiklear na dapat ba itong alkalde? Or yun yung gusto nyong tahaking direksyon sana dahil sa sinasabi nyo nga, wala pa namang naging resulta kung may investigasyon man patungkol sa kanyang mga kaso? Yes, personal assessment ko po, sa personal opinion ko, talagang papunta na doon kasi wala naman po talagang lumalabas na ebidensya unless otherwise merong hawak ang pulis. Pero kung meron po namang hawak sila, di dapat matagal na pong nailabas yan. So ngayon, kung sabihin po kung public opinion or kung opinion man po ng mga maraming tao na baka connected sa pagkamatay niya yan, mahirap po tayo mag-speculate. Okay. Dahil yun nga po, hindi nga po malinaw. Pero may threat ho ba siya na nalalaman kayo? Threat po? Opo, opo. Kung meron hong threat na nabanggit siya. Yan po mga nakaraang buwan, of course, lagi naman kami nakakasama kasi malimit din kami mag-meeting, lalo ito, nung nagkaroon ng COVID-19. Alam ko, meron, pero hindi naman siya ganun ka-open na nagkukwento siya ng detalye. Basta ang sinasabi lang namin sa kanya, mag-ingat na lang siya. Well, anyway, siguro hintay natin yung investigasyon. Ano? Pero finally po, ano, kumusta po yung sitwasyon ngayon sa Los Baños matapos po itong pamamaril kay Mayor? Ngayon po ay marami pong mga lumalabas na iba't ibang version. Pero ang malinaw po rito, hindi po totoo yung unang lumabas na nilapitan siya nung dalawang lalaki at bitaril siya.
Actually, ano po, wala pong close encounter si Mayor at yung pong Bumaril. Yung pong Bumaril ay galing somewhere na hindi po ma-identify kung saan po talaga yung exactong location. At ngayon nga po, under investigation po, nire-review na po yung CCTV. May mga nakitang kahinahinalang mga sasakyan, pero bine-verify na po ng pulis kung talagang ito po may kinalaman po sa pagkamatay ni Mayor. At gusto ko rin pong samantalahin, ang pagkakataon pong ito na para sa mga tigalalawigan po ng Laguna o yung mga tao po na napunta ng Laguna, hindi naman ibig sabihin nagkaroon po ng ganitong insidente ay magulunat po sa Laguna. In general po, peaceful po tayo. So ito naman pong pangyayaring ito ay pagamat talagang nakakabigla at nakakalungkot ay ito po ay tinututukan na po natin para magkaroon po ng kalinawanan. Okay. Sige po. Muli nakikiramay po kami at maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din po. Magandang umaga po. Salamat po si Laguna Governor Ramil Hernandez.